Lord, turuan mo akong huwag gumanti sa mga nanakit sa akin. Panginoon, salamat sa lahat ng mga pagkakataon na ibinibigay niyo sa amin. Sa mga biyaya na laging andyan, sa mga provision na laging nakahanda para i-provide sa amin. Panginoon, aaminin po namin sa inyo na kami po ay nasasaktan. Nasasaktan ng mga taong nasa paligid namin. Para po silang nananadya. Para pong laging nakabantay na sa bawat pagkakamali namin ay sila ay laging pumupuna. Lord, nasasaktan po kami. Nasasaktan at nawawala sa focus sa aming mga ginagawa. Marami ang nagiging epekto sa amin ng mga bagay na hindi namin akalain na magagawa ng mga taong ito sa amin. Panginoon, alam po namin na sinabi niyo po sa word niyo na dapat sa inyo ang pagganti. Sa inyo po namin ibibigay. Ibibigay kasama ang mga pain o sakit na dulot po ng nangyaring yon. Panginoon, bigyan niyo po kami ng mas maraming pasensya. Mas maraming pagpapatawad. Alam po namin na ang pinaka-release po namin sa sakit na ito ay ang pagpapatawad. Kaya Panginoon, turuan niyo kami na maging mabuting Kristiyano, maging mabuting tao. Turuan niyo kaming maging isang mabuting example sa aming mga kasamahan at pamilya. Dahil alam po namin na binabantayan din po nila ang bawat galaw namin at inaalam kung paano kami magre-react sa mga bagay na ito. Kaya inaalay na po namin sa inyo, isinusuko po namin sa inyo ang lahat, Panginoon. Dahil alam po namin na wala rin idudulot na maganda ang pagganti at baka mapunta pa ito sa isang pangyayari na wala na kaming kontrol. Kaya Panginoon, alisin niyo po ang galit sa aming mga puso. Alisin niyo po sa aming isip ang pagganti. Alisin niyo po sa aming utak ang makabawi. Sa inyo kami titingin, sa inyo kami magfo-focus. Palitan niyo ang lahat ng aming nararamdaman ng pagmamahal at pagpapatawad. Alam po namin na marami pa kaming mga araw ang darating na mga ganito na masusubukan ang aming pasensya sa mga taong walang alam kundi ang manakit ng kapwa at walang pakialam sa mga mararamdaman ng iba. Pero iisipin na lang namin ang gusto mo, Panginoon, na huwag na silang patulan at patuloy na mabuhay. Nakasama ang presensya mo at mga blessings mo, Panginoon. This is our prayer. In Jesus' name, Amen. Sabi nga sa Romans 12:19, Beloved, never avenge yourselves, but leave it to the wrath of God. For it is written, Vengeance is mine, I will repay, says the Lord.